sa kamatayan. Kaya't di na mamatay. Alleluia, Alleluia, ipagdiwa ngayon. Alleluia, Alleluia, ang kanyang tagumpay. Si Kristo ay muli na buhay, na naik sa kamatayan. Kaya't di na mamatay. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumain niyo. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kagitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Inupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos sa linalangin, Ama ang makapangyarihan. Panginoon Hesukristo, anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Kung lamang ang banal Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa laki ng kagandahang loob mo, pinararami mo ang mga nananalig sa iyo. Tunghayan ang iyong mga hinirang na sa tubig ng binyag ay muli mong isinilang upang bihisan mo ng ligaya ng kawalang kamatayan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagtaka ang mga pinuno at matatanda at mga eskriba sa katapatang ipinakita nina Pedro at Juan, lalo pa nang mabatid nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nag-aral.
napagkilala nilang sila'y kasamahan ni Jesus noong nabubuhay pa. At nang makita nila ang taong pinagaling na nakatayo sa tabi ng dalawa, wala silang masabi laban sa kanila. Kaya't pinalabas muna sa Sanhedrin ang mga alagad, saka sila nag-usap. Ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Tanong nila. Sapagkat hayag na sa buong Jerusalem at hindi natin maitatatwa na isang pambihirang kababalaghan ang naganap sa pamamagitan nila. Para hindi na kumalat ito, balaan natin sila na huwag nang magsalita kanino man tungkol sa pangalang ito. Kaya't muli nilang ipinatawag sina Pedro at binalaan na huwag nang magsasalita o magtuturo pa tungkol kay Jesus. Subalit sumagot sina Pedro at Juan, "Kayo na po ang humatol kung alin ang matuwid sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos." Hindi mapahayag ang aming nakita at narinig. At sila'y binalaan ng lalo pang mahigpit, tsaka pinalaya. Wala silang makitang paraan upang maparusahan ang dalawa, sapagkat ang mga tao'y nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Dahilan sa poon, ako'y pinalakas at ako'y tumatag. Siya, sa buhay ko, ang tagapagligtas. Dinggin ang masayang sigawan sa tolda ng mga hinirang. Ang poon ay siyang lakas na patnubay. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay. Sa pakikibaka sa ating kaaway, aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako, upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis at labis, ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Ang mga pintuan ng banal na templo'y inyo ngayong buksan. Ako ay papasok at itong Panginoon'y papupurihan. Ito yaong pintong pasukan ng poon ang Panginoong Diyos. Tanging ang matuwid ang pababayaang do'y makapasok. Aking pinupuri, ikaw o poon, yamang pinakinggan. Dininig mo ako't pinapagtagumpay. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Magsitayo po ang lahat. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunumbos. Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Umagang umaga ng araw ng Linggo, matapos na muling mabuhay si Jesus, siya'y unang napakita kay Maria Magdalena. 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus sa babaeng ito. Pumunta siya sa mga alagad ni Jesus na nooy nahahapis at umiiyak at ibinalita ang kanyang nakita. Ngunit hindi sila naniwala sa sinabi ni Maria na buhay si Jesus at napakita sa kanya. Siya'y napakita rin sa 2 alagad na naglalakad patungo sa bukid, ngunit iba ang kanyang kaanyuan. Bumalik sa Jerusalem ang 2 at ibinalita sa kanilang kasamahan ang nangyari. Ngunit sila may hindi pinaniwalaan. Pagkatapos napakita siya sa 11, samantalang kumakain ang mga tao. Pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at sa katigasan ng ulo sapagkat hindi sila naniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya'y muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Umayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado, sa 8 araw ng pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. At sa ating pong ebanghelyo, narinig natin yung kabuuan o summary no, ng mga pagpapakita ni Jesus simula nang siya ay mabuhay. No? Simula nung ipinagdiwang natin nung nakalipas na Linggo o nung Sabado ng gabi ang kanyang pagkabuhay, ngayon po ay muling isinasalaysay ang mga pagpapakita ni Jesus. Bagamat, nandoon po no, sinabi, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya't ayaw niyo pa rin paniwalaan ang mga kwento, ang mga pagbabalita ng mga unang mga alagad. Balikan natin muli no, ang mga mensahe sa atin nitong nakalipas na Linggo. Nung Lunes, nang siya po ay unang maramdaman, unang makita ng mga kababaihan, ang sabi ni Jesus sa kanila, "Huwag kayong matakot. Umayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Nung Webes, anong Martes, ang sabi naman po ni Jesus sa mga babae, "Bakit kayo umiiyak? Sino ang hinahanap ninyo?" Na magandang paalala sa atin no, na ano nga ba ang iniiyak natin at hinahanap ngayon. Kasi itong mga babae, umiiyak sila sa isang tao na hindi naman na dapat iyakan dahil buhay naman talaga. Hinahanap nila sa libingan, eh wala naman na sa libingan. O baka pwedeng mapagnilaya natin no, sa buhay din natin na sinasabi ni Jesus, ano bang iniiyak mo na hindi naman na dapat? Nung Miyerkules, ang sabi ni Kristo, o matapos maranasan ng kababaihan no, na sila na mismo ay nagbalita sa mga alagad at ito namang 2 alagad ay lumayo, naglakbay, palayo sa Jerusalem at nagpakita si Jesus sa kanila. At sila'y nagbalik at ang kanilang pahayag, mulingang nabuhay ang Panginoon. Buhay na ang Panginoon. Eh sana po no, tayo rin, yung atin po mga, yung parang mood, yung atin po mga aura, sana po nagbago din
at mas nararamdaman na buhay na nga si Kristo. Kailan laging natatabunan na imbis na magpahayag ng buhay na ang Panginoon, lagi tayong natatabunan ng mga concerns, ng mga issues natin sa buhay, ng mga inaakala nating importante. At nung Huwebes, sa kanyang muling pagpapakita, ang sabi ni Jesus, kinakailangang magbata ng hirap at mabuhay sa ikatlong araw. Lahat ay kailangan mangyari. Kaya yung mga sa atin po, no? Although mahirap tanggapin, unawain sa umpisa, bakit ikaw ang naghirap? Bakit ikaw ang nasaktan? Baka sadya talagang kailangan nating maranasan ang mga hirap na ito. Maranasan, no? Mapagdaanan, pagdadaanan lang. Hindi ibig sabihin forever nang nandiyan, pagdadaanan mo lang ang mga pagsubok na yan. At kahapon, muling ipinahayag ng mga alagad na magpakita sa Jesus ang pananampalatayang ang Panginoon iyon. Doon din sana, no? Sa patuloy na pagtawag ni Jesus sa bawat isa sa atin, atin din nawang masambit o maipahayag ang pananampalataya kay Kristo na muling nabuhay at kilalanin siya bilang Panginoon. At sa puntong yan, ngayong huling araw ng atin pong Oktaba o Octave of Easter, ito yung hamon ni Jesus na ibinibigay hindi lang sa mga alagad, kundi nagpapatuloy sa atin. Ang sabi ni Jesus, umayo kayo sa buong sanlibutan, ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Mission po ng bawat isa sa atin ang magpahayag ng mabuting balita. Sa pinakamaikling pagpapahayag ng ating pananampalataya na pinangahawakan natin, yung ipinapahayag natin sa tuwing Misa, no? Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Pero sana po ito yung mas tumimo sa atin, yung mabuting balita na si Kristo ay nag-alay ng buhay para sa ating kaligtasan. Good news po yan. At yung aral nito, nawa mas mapanindigan natin. Sa sitwasyon natin ngayon, sa nangyayari sa paligid, maraming news tayong naririnig. Marami din tayong news na tinatanggap o kaya naman pinaniniwalaan. Pero ang news na ba yan ay good news o fake news? Sa tingin niyo po ba? Minsan kasi alam mo ng fake news, pero ang bilis mong maniwala. Pero itong good news, hirap na hirap tayong paniwalaan. E parang yung sabi nga dito, ang titigas ng ulo niyo, bakit di niyo mapaniwalaan? Pero kapag fake news, ang bilis niyong maniwala. Ang bilis pang mag-like and share. Pero ito bang diwa ng Pasko ng pagkabuhay na i-like and share na ba? Yun nga lang, mahirap i-share kung hindi ka naman talaga naniniwala. Pero nawa po sa puntong ito, mas maging matalino nawa tayo. Gamit ang ating pananampalataya, mas makita nawa natin kung ano ang mabuting balita sa masamang balita. Kung ano ang tamang balita, ano ang katotohanan, kesa ang panigan natin ang kasinungalingang magpapahirap sa buhay natin.
Sinikap at talagang tinapos ni Kristo ang kanyang misyon na buhay na mag-uli para sa ating kaligtasan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo ngayon sa Diyos na ating Ama sa Espiritu ng Kanyang Anak na muling nabuhay upang makibahagi sa ating buhay. Lunasan ang ating mga pag-aalinlangan at ibalik ang ating pananampalataya. Ang ating pong itutugon, Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang simbahan naway mapuspos ng Espiritu ng Panginoong muling nabuhay, habang ipinahayag niya ang Panginoon sa buong mundo, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Atinawang italaga ang ating sarili kay Kristo bilang katunayan ng ating pag-ibig sa Kanya, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Tayo naway maghinakit sa mga sumasalungat sa atin, bagkus ipanalangin ang kanilang pagbabagong loob, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang mga may sakit naway paginhawahin sa kanilang pagdurusa, bunga ng kanilang pananampalataya sa Panginoong muling nabuhay, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang mga yumao naway maranasan ang mapanligtas na kapangyarihan ng Diyos, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Panginoon, narito ang alay sa iyo mula sa ang bayang masayang nagsalo, amin sana mga alay gawin mong totoo. Itong alak at tinapay gawin yugot katawan mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligaya sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat.
ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga mundo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana, sana, sa kaitaasan, sana, sana, sa kaitaasan, inagpala ang paririto sa ngalan ng Panginoon. Sana, sana, sa kaitaasan, sana, sana, sa kaitaasan, sana, sana, sa kaitaasan, sana, sana, sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang usang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, binaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laghanap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya,
ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa parang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Wakas, Alleluia.
malalakas kong maamong pupa. Magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista. Bago't wagas, Alleluia. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pangmagpakailanman. Ipagaloob mong kami malwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayan ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay salisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, Padre Jesús Nazareno.